Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon po ay naririto tayo muli sa landas ng buhay. Dito po sa bayan ng Paumbong, bayan po ng Bulacan. Nandito po tayo para sa isang pagmimisyon para atin pong tulungan na atin pong mga kapatiran tungkol po sa pananampalatayang ito. Ang ating pong pag-aaralan at pagbubulayan sa araw po na ito ay mula po sa aklat ng mga awit na isinulat po ni Haring David, ang paghahari ng pinahira ng Panginoon. Bakit ang mga bansa ay nagugulo at ang mga bayan ay nangag-aakala ng walang kabuluhan? Ang mga hari sa lupa ay nagsisihanda at ang mga pinuno ay nagsasanggunian laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran ng langis, na sinasabi, lagutin natin ang kanilang tali at ating iwaksi ang kanilang mga panali sa atin. Siyang naupo sa kalangitan ay tatawa, ilalagay sila ng Panginoon sa kakutyaan. Kung magkagayoy, magsasalita siya sa kanila sa kanyang puot at babagabagin sila sa kanyang malabis na sama ng loob. Gayon may inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Siyon. Aking sasaysayin ang patungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay pinanganak kita. Humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana at ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong pinakahari. Sila'y iyong babaliin ng isang pamalong bakal. Iyong dudurugin sila na parang isang sisidla ng magpapalyok. Ngayon ngay, magpakapantas kayo o kayong mga hari. Mga tuto kayo, kayong mga hukom sa lupa. Kayo'y maglingkod sa Panginoon na may takot at magalak na may panginginig. Hagka ninyong anak, baka magalit siya at kayo'y mga pahamak sa daan. Dito pa lamang po ang pamagat po nito, ang paghahari ng pinahira ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, kung hindi niyo po nalalaman, ang mga pinahiran po ng Panginoon, sila po yung mga taong isinilang sa Espiritu. Yun po yung sinasabi sa aklat ng San Juan, Kapitulo 3, at talatang 6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Medyo mahiwaga po itong sinasabi po dito mga kapatid ko sa pananampalataya. Marami po kasing mga tao na kapag sinabing Espiritu ay ang ibig sabihin sa kanila yung parang mga kaluluwa na hindi nakikita. Ngayon po, paano po yung mga taong lumabas ngayon na sila pala yung mga Espiritu ng katotohanan? Ibig sabihin, parang mga kaluluwa sila? Hindi po. Yung mga sinasabi po na Espiritu na katotohanan sa ating kapanahunan ngayon, kagaya po ng ating pastor, yung mga taong nagsasalita na mga katotohanan, yung mga taong nagpapahayag ng salita ng Diyos, yung mga taong ang ipinahayag ay pawang katotohanan at katotohanan lamang. Kaya yan po yung aming ipinakakain sa inyo, gatas na walang halong daya na ukol sa Espiritu. Ano po ba yung gatas na walang halong daya na ukol sa Espiritu? Ito po yung Biblia, ang mga salita ng Diyos na kailangan po natin itong ipangaral ng matuwid na pangangaral. At hindi po natin ito gagamitin sa pamamagitan ng mga may inam na panalita at may inam na mga talumpati upang madaya ang puso ng mga taong walang malay. Marami po kasi mga taong walang malay tungkol sa kasulatan. Maraming mga tao ang hindi nakakaalam
na makatotohanan tungkol sa banal na kasulatan. Bakit? Unang-una po, hindi sila nagbabasa ng kasulatan. Tama po ba? Kaya po yung cellphone natin. Kaya po yung nangyayari po sa ating mga kapanahunan ngayon, maraming mga tao kapag nakarinig ng isang mangangaral dahil nga po sa walang kaalam-alam sa banal na kasulatan, karamihan po sa kanila ay napapahikayat. Kapag nakita nila na magaling mangaral ang isang mangangaral na hindi nila alam, sila pala ay binobola lang na mga kanilang mga pinapangaral ay malayo sa katotohanan, sa mga kahulugan na mga nakatala sa banal na kasulatan. Kaya po sabi po dito, bakit ang mga bansa ay nangagugulo? Yan po ang nangyayari sa panahon natin. Magulong-magulo na po ang ating bansa. Bakit? Sino po ba ang tunay nating kaaway? Alam niyo po ba na yan ay inihula ni San Pablo? Kung sino yung mga kaaway natin sa ating panahon ngayon? Sasabihin ko na po ito po. Basahin po natin sa aklat ng Efeso, Kapitulo 6, Talatang 12. Ngayon, malalaman nyo kung sino ang tunay nating mga kaaway, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Sila yung mga taong gumugulo sa ating pong bansa. Hindi po ako may sabi nito, kundi magbabasa po tayo ng banal na kasulatan. Sabi po ni Apostol San Pablo, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa mga laman at dugo. Ibig sabihin po, hindi po patayan ang laban po natin. Hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan. Bakit po ba sinabi ni Apostol San Pablo ang mga ganitong bagay? Kung titingnan nyo po, mga kapatid ko sa pananampalataya, sino ba ang gumagawa ng mga walang kabuluhang batas na nagpapahirap sa taong bayan? Kailangan pa ba i-memorize natin yan? O sasabihin ko pa? O sige. Yung mga nasa ating gobyerno, sila po ang tunay na kalaban ng taong bayan. Yung paggawa nila ng mga walang kabuluhang batas na ayon sa dakilang ama ay gumagawa sila ng mga batas na labag sa kanyang kalooban. Minensahe po ng ama yan dito. At nais ko na rin pong ipaalam sa lahat po ng mga namumuno sa buong bansa at sa lahat ng mga namumuno sa lahat ng bansa, gumagawa kayo ng mga batas na labag na labag sa kalooban ng ating dakilang ama. Ito po yung mga hiwaga na dapat ninyo pong malaman na ang Panginoong Diyos dito po siya ay bumababa dahil may isang sugong na ganda ng daan. Ano po ba yung hinihanda niyang daan? Isa po yung kasangkapan, isang medium, isang tabernakulo, isang luklukan o isang propeta. Isa lang po ang ibig sabihin niyan. Yung mga nabanggit ko na yan. Dahil po dito sa ating po panahon ngayon, inihayag po ito ng pastor yung mga hiwaga ng Biblia sa amin na kanyang mga alagad. Mga estudyante lamang po kami nila niya ng pastor. At bilang kami po ng mga estudyante niya na naturuan niya, kung ano po yung kanya mga itinuro sa amin, ay yun din ang sinasabi namin sa inyo, na may patnubay na mga banal na espiritu. Tuloy po natin. Sapagkat ang ating pakikibaka hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan. Kasi po yung mga nasa namumuno na yan, mga nasa pamunuan, nasa kanila po yung mga kapangyarihan. Bakit? Kasi mayayaman sila at sila yung nasa posisyon
Lahat ng kaya nilang gawin ay ginagawa nila. Kawawa naman po ang bayan ko. Kawawa naman ang bayan kong Pilipinas na matagal na po ninyong binubusabos. Kami po ay mga taong ginagamit lang ng ating Panginoong Diyos upang maghayag ng mga katotohanan. Bakit po? Tama ba yan na yung mga ginagawa ninyong mga batas na yan? Na yung pagbabaksin nyo sa mga tao na alam nyo nakakamatay na. Marami na pong namatay na tao, milyon-milyon na po yung ginawa nila pagbabaksin na yan. Maawa po kayo sa taong bayan at pakatandaan nyo pong lahat. Ano man ang ginawa nyo sa kalitlita na yan, sumasampalataya sa akin, ay hindi nyo sa kanya yung ginawa kundi sa akin. Hindi po sa akin, sa Panginoon. Sinabi ko lang po yung kanya sinabi. Kaya po yung mga bagay-bagay na ginagawa ninyo na yan, pagbabayaran nyo pong lahat yan sa harapan ng dakilang Ama. Yung mga dugo na yan ng mga taong nagkamatay sa bakuna, kayong lahat na mga nagpatupad ng bakuna na yan, lahat ng mga dugo nila ay sisingilin ng ating dakilang Ama sa inyong mga kamay. Matakot po kayo sa ginagawa ninyo. Tuloy po natin. Kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ito po yung mga laban naman po ito ng mga yung parang laban ng kadiliman at laban ng mga nasa liwanag. Naglalaban na po ang nasa dilim at liwanag. Pero pakatandaan niyo pong lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya, wala pang nanalo na kadiliman sa kaliwanagan. Sapagkat ang nasa kaliwanagan, sila po ang ginagabayan, pinapatnubayan, at inaalalayan ng ating Panginoon at ng dakilang Ama. Kaya po kayong mga nasa kadiliman, mag-isip na po kayo, mag-isip-isip na po kayo, lalong-lalo na po sa mga sinungaling. Ano po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan sa mga taong sinungaling? Eto po, babasahin natin sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 21, talatang 8. Lalong-lalo na po ito sa mga nasa social media, na mga media na puro kasinungalingan ang binabalita kapag nabayaran na. Tigilan nyo na po yung mga kasinungalingan ginagawa ninyo. Lahat po ng ginagawa ninyo ay ilalagay ng Diyos yan sa kahatulan. Lahat na mga ginagawa nyo, mga kasinungalingan na yan, pagbabayaran nyo lahat yan sa harapan ng dakilang Ama. Apokalipsis Kapitulo 21, talatang 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakipid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Napakarami po rito ng mga tao. Tingnan nyo po kung kasama po kayo sa mga binabanggit ko sa nasa banal na kasulatan. Lahat po kayo ay itatapon sa dagat-dagat ang nagniminga sa Apo at Supri. Opo, hindi kayo natatakot dahil hindi pa nangyayari at nagaganap sa inyo. Subalit sabi po ng kasabihan, ang pagsisisi ay laging nasa hulihan. Kaya po kung isa kayo sa gumagawa ng aking pong mga sinasabing ito sa banal na kasulatan, mag-isip-isip na po kayo. Habang may oras pa, habang may panahon pa, magsisi na po tayo at magbago upang tayo ay huwag makarating sa sinasabi sa atin ng Panginoon na ating destinasyon
isa-isa yung papabunat, paba natin kung sino-sino yung mga taong ito. Sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupri na siyang ikalawang kamatayan. Opo, maraming tao ang hindi naniniwala sa impyerno. Pero pakatandaan po ninyong lahat yan, magsisisi na lang kayo kapag nandyan na sa harapan ninyo ang apoy na naglalagablab. Kung yung mapasok ka lang ng sigarilyo, napakahapdi na, napakasakit na. Yung pa kayang ihahagis kang buo sa kumukulong tanikala, sa kumukulong tingga. May kasama pang asupre na may kasama mga bakal na sinunog. Gaano kayang hirap ng parusa ang aabuti ng mga taong yun. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, ito po ay hindi pananakot. Ito po ay pagmumulat lamang po na kung sakali po tayo ay nagkakaroon ng mga pagkakamali, pagkakasala sa mga ginagawa natin sa ating kapwa. Pag-isipan po natin yung lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa ating kapwa, dahil lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa kapwa mo, hindi mo sa kanya yung ginawa, kundi sa Panginoon. Balik po tayo sa ating pong aral. Ang sabi po dito, at ang bayan na nangagakala ng walang kabuluhang bagay. Bakit? Kasi, sinasabi kasi ng mga nasa pamunuan, ang baksin daw ay makakaligtas. Alam niyo naman po yan, mga kapatid ko, sa pananampalataya, lalong-lalo na po yung mga nabaksin na. Na dati, kung dati, kung magkasakit ka sa loob ng isang taon, isang beses lang. O, pagkatapos ng 5 taon, doon ka palang magkakaroon ng sakit. Tama po ba? Subalit nung ikaw ay nabaksin na, lagi kang nagkakasakit na konting sipon lang, halos ay hindi ka na makagalaw. Marami na po ako nakausap niyan na nabaksinan po sila. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, lalong-lalo na po sa buong Pilipinas na mga Pilipino, mga kapatid ko sa pananampalataya, gumising na po kayo. Hindi na po maganda ang ginagawa sa atin ng ating pong gobyerno. Napatuloy po tayo nilang niloloko. Kaya nga po ang sabi ng ating pong Dr. Jose Rizal, ng ating pong pambansang bayani, eto po ang sinabi niya, hindi ako natakot kailanman sa mga mananakop. Ang kinakatakutan ko ay ang kamangmanga ng aking mga kababayan. Ganon din po yung sinabi na aklat ng Oseas. Dito po sa Kapitulo 4 ng ating pong Panginoong Diyos. Kapitulo 4, talatang 6. Sabi po dito ng Panginoon, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Dahil po sa kakulangan natin ng kaalaman tungkol po sa mga baksin-baksin na yan, kahit na sinabi na rin po na yan, na yan ay experimental. Bakit po ba isinusugal natin ang ating mga buhay? Tandaan po natin lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya, isa lamang po ang ating pong buhay. At kahit kailanman kapag yan ay nawala, hindi na po yan babalik. Kaya po maraming mga napahamak sa ating pong mga kababayan, at hindi po nila yan ibinabahagi sa social media. Ayaw na ayaw po nila yung malaman ng taong bayan. Dahil ang kanila pong mga mata ay natapala na ng pera. Kaya hindi na po sila makakita. Pasensya na po, dahil yan po yung mga katotohanang nangyayari sa ating pong kapanahunan ngayon. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, sa buong Pilipinas na mga Pilipino, gumising na po tayo.
marami na po mga tao nagpapahayag ng mga katotohanan na kung hindi nyo po nalalaman, sila po yung mga tao ginagamit ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon dahil kayo ay mga nananalangin na kayo ay iligtas sa mga nangyayari sa ating pong panahon. At hindi nyo po nalalaman na ang ating Panginoong Diyos ay may mga ginagamit na tao upang magpahayag sa inyo ng mga katotohanan datapwat hindi nyo sila pinakikinggan. Dahil kung kami na mga nagpapahayag na katotohanan na inyong pinakinggan, this is sanay walang napahamak na tao. Kaya po itong ginagawa namin ng aming pong pastor, ito po'y bilang aming pagmamahal at pagmamalasakit sa inyo na makaalam kayo ng mga katotohanan na yan. Ang sabi ko nga po, itinaya ko na po ang buhay ko dito para lamang sa aking mga kababayan. Nagsasalita po ako ng buong katotohanan sa inyo na kailangan na po nating maalaman ang mga katotohanan na to. Gumising na po tayo. Kaya po ang sabi ni Hari Solomon sa mga natutulog. Basahin pa po ba natin? Sige po, babasahin natin. Ito po ay para sa mga tao ayaw gumising. Kasi po napakahirap na isang araw magigising ka na lang, nasa harapan mo na pala ang kamatayan. Doon ka palang sisigaw ng Panginoon, Panginoon, maawa ka sa akin, tulungan mo ako. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 6, Talatang 9. Hanggang kailan matutulog ka o tamad? Ito po, tamad na po ang sabi ni Hari Solomon sa mga taong ayaw gumising sa katotohanan na kahit anong pagkalampag namin sa social media, hindi kayo magising-gising. Para kayong mga taong nakahigan, nagtutulog-tulugan na kahit anong sipa at adyak, hindi magising kasi nagtutulog-tulugan. Hanggang kailan matutulog ka o tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? Kaunti pang pagkakatulog, kaunti pang pagkaidlip, kaunti pang paghalukikip ng mga kamay upang matulog, sa gayoy ang iyong karalitaan ay darating na parang magnanakaw at ang iyong kasalatan na parang lalaking may sandata, taong walang kabuluhan, taong masama, ay siya na lumalakad na may masamang bibig. Ayan po, ang sabi sa atin ng ating pong kagalang-galang na Haring Solomon. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, wala po kaming tigil sa pagkalampag sa inyong lahat na mga tao na tayo po'y gumising na. Kailangan po nating magkaroon ng mga kaalaman para po hindi tayo mapahamak. Kaya sabi ko, eto po, tuloy po natin yung ating pong binabasa. Ang mga hari sa lupa ay nagsisihanda at ang mga pinuno ay nagsasanggunian laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran na langis na sinasabi, lagutin natin ang kanilang tali at ating waksiya kanilang mga panali sa atin. Ano po ba yung sinasabi nitong mga panali? Yung tali na sinasabi, ito po yung panali ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao. Lalong-lalo na po sa mga nagbatas na bawal nang ipangaral ang mga ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kita niyo naman po kung ano. Ano ba yung mga tinuturo sa atin ng Panginoon? Napakagaganda po ng mga inutos sa atin ng Panginoon. Yung kanyang mga utos sa atin. Basahin po natin sa aklat ng Mateo Kapitulo 22, Talatang 37. Ito po, kayo na po ang maghatol, kayo na po ang mag-judge kung gaano kaganda ang inuuto sa atin ng Panginoon na ayaw ng mga taong ayaw na maghari ang ating pong Panginoong Hesus.
at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawa katulad nito ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kasi po kung ibigin mo ang iyong kapwa, hindi ka mag-iisip at gagawa ng masama sa kapwa mo. Tama po ba? Dahil ang umiiris sa iyong puso ay pag-ibig at kapayapaan ng Diyos. At wala pong puwang sa puso mo si Satanas na walang ginawa kundi ang pumatay at magsinungaling. Tama po ba? Kaya po yung mga tao na mga nagsisinungaling ngayon, lalong-lalo na sa mga nasa pamunuan, alam na po namin kung sino gumagamit sa inyo. Ipinagamit ninyo ang katawan ninyo kay Satanas. Yan po ang sinabi ng Apostol San Pablo. At sa lahat po ng mga tao na nagpapahayag ng katotohanan na kasama namin, kailangan na po nating magkaisa para po tayo mga walis na kailangan na po magbuklod-buklod upang lumiwanag sa buong sanlibutan. Ipahayag po natin ang katotohanan, ipahayag natin ang kaliwanagan ng ating pong Panginoong Diyos. Pagarihin natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating mga puso. Kailangan na po tayong magkabuklod-buklod tayong lahat ng mga nangangaral ng katotohanan, lahat ng mga naghahangad ng kapayapaan sa ating pong bansa. Dahil kahit ano pong mangyari at gawin ng mga anak ng Diablo na yan, darating po ang panahon, lahat po sila ay itatapon sa dagat-dagat ang nagniningasapoy. At wala pong kawala yung mga yan. Suwak na suwak po yung mga yan sa impyerno. At tayo pong lahat na sinasabing mga tupa dito po sa Banal na Kasulatan, darating po ang panahon na tayo po ay magkakabuklod-buklod sa harapan ng Dakilang Ama. Lahat ng mga nasa kanan, sila po yung mga tupa. Lahat ng nasa kaliwa, sila po yung mga kambing. At lahat ng mga nasa kanan ay mamanahin ninyo ang kaharian ng langit na inihanda para sa lahat ng mga taong may mabubuting puso. Lahat ng mga taong tupa, yung kanila mga kalooban ay mga busilak sa kagandahang loob, mabuti ang kanilang mga puso, walang inisip na masama sa kanilang kapwa. Subalit itong mga ayaw na maghayag ang Panginoon, sila na mga ginagamit ni Satanas. Wala po silang ginawa kundi ang manggulo sa ating bayan. Wala silang ginawa kundi pahirapan ang taong bayan. Ngayon po ay nagpaplano na naman po sila na magbabakuna na naman. At yung po mga kasinungalingan na yan, ang mga sakit-sakit na yan, huwag na po kayong matakot sa mga yan. Dahil nung araw pa may mga sakit na. Pinapangalanan lang nila. Nilalagyan nila ng mga iba't ibang pangalan na nakakatakot para kayo'y masindak at matakot. Para daw kayo'y magpabakuna. Para lalo kayong mamatay. Diretsa na po tayo. Para po ito sa mga taong natutulog na ayaw gumising. Baka paggising ninyo, nasa harapan nyo na si Haring Kamatayan. Pero sa mga taong gising na, congratulations po sa inyong lahat. Ipangalat po natin ang salita ng Diyos. Ikalat po natin ang paghahari ng ating pong Panginoon. Dahil darating talaga ang panahon, ang Panginoon ay maghahari sa buong pinapal. Ang Panginoon ay maghahari sa buong sanlibutan. Nakatala po yan sa aklat ng Zacarias, Kapitulo 14. Basahin po natin ha. Sa
Zacarias Kapitulo 14, Talatang 9. Ang paghahari ng Panginoon sa buong sanlibutan. At ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na iyo'y magiging ang Panginoon ay isa. At ang kanyang pangalan ay isa. At siya'y dadakilain ng lahat ng mga tupa na lumagay sa kanyang kanan. Dahil kung hindi nyo po nalalaman sa ating pong panahon ngayon, may isang tao siya na inatangan, inutusan, na paghiwalayin ang tupa sa kambing. At wala pong yan, wala pong iba, kundi iyan po ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Marami rin pong hindi naniniwala sa pastor. Dahil ba siya matanda na? Dahil ba siya, sabi nga, walang kagandahan at anyong mananais tayo sa kanya? Na kung titingnan natin, parang gusgusin lang? Pero tandaan nyo po, ang Diyos ay hindi tumitingin sa itsura o anyo ng isang tao. Ang Diyos ay tumitingin sa kanyang puso, sa mga puso ng mga taong nagmamahal at umibig sa kanya. Yan po ang tinitingnan ng Diyos sa lahat ng mga tao. Kung ikaw ay may pusong masama, malalaman din po niya yan. Kung ikaw ay may pusong dalisay at busilak, malalaman po ng Diyos yan. Sapagkat ang Diyos ang sumisiyasat sa lahat ng puso ng bawat tao. Patutunayan ko po yan sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 17, Talatang 9 hanggang 10. Basahin po natin. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa sa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaalam? Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam ng bawat puso ng bawat tao. Sa Diyos po, akong Panginoon ay sumisiyasat. O di po ba nagpakilala? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanyang lakad at ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, lahat po na mga ginagawa ng tao sa ibabaw ng araw, ayon po sa sinabi ni Haring Solomon, ay walang kabuluhan. Basahin pa po ba natin? Sige! Sa aklat po ng Ecclesiastes, Kapitulo 1. Ang mga salita ng mga ngaral na anak ni David, hari sa Jerusalem. Sino po ba yung anak ni Haring David? Wala pong iba kundi si Haring Solomon. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Anong pakinabang mayroon ng tao sa lahat ng kanyang gawa na kanyang ginagawa sa ilalim ng araw? So ayan po, napakaliwanag. Lahat daw po ng ginagawa ng tao sa mundong ibabaw sa ating panahon, lahat yan ay walang kabuluhan. Yung pagbabaksin mo na yan, walang kabuluhan niya sa harapan ng Diyos. Yung pagpapayaman mo na yan, walang kabuluhan niya sa harapan ng dakilang Ama. Dahil dumating dito tayong hubad sa mundong ito at iiwanan natin at lilisanin natin itong ating digdig ng tayong mga nakahubad at wala tayong madadala na kahit isang kusing o kahit isang salapi. Kayo bang bitbitin ang milyon-milyong pera mo, lalong-lalo na po sa mga tao nagpayaman, na walang hinangad kundi puro kayamanan? Pero tandaan mo po ang sinabi ng Panginoon, mag-ipon tayo ng mga kayamanan doon sa langit at hindi dito sa lupa. At yung mga kayaman po na yan, yan po yung mga mabubuting gawa na ginagawa natin sa ating kapwa. Yung mga mabubuting gawa na ginagawa natin
sa lahat ng mga tao na mga humihingi ng tulong. At yan pong iba pong mga kayamanan, yan po yung mga karunungan sa banal na kasulatan. Yan po yung mga bagay na kailangan pong malaman ng mga tao. Mga kayamanan na kailangan natin maipon dito sa ibabaw ng lupa. Kaya po yung mga kayamanan na yan, sige na, kamin mo na ang lahat ng kayamanan. Pero pagkatapos niyan, at dumating ang takdang panahon ng paglisan mo sa sanlibutan, lahat yan ay lilisanin mo at wala kang madadala niya kahit isang piraso. Subalit ang karunungan, kayamanan na inaipon mo sa kalangitan, yan ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, lahat po ng ginagawa natin dito sa ilalim ng araw, yan po ang sinabi sa atin ni Haring Solomon. Lahat po yan ay walang kabuluhan. Ano po ba yung mga bagay na may kabuluhan na dapat po natin gawin? Itinuro naman po yan ni Propeta Moises. Ito po. Una, sundin ang 10 utos ng Diyos. Babasa po tayo, ha? Aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 10, Talatang 12. Ito pa po yung tinuro ni Propeta Moises. Kaya po pala sila nakarating ng kalangitan at nagkaroon ng putong ng buhay. Ito po yung mga ginawa nila. Deuteronomio, Kapitulo 10, Talatang 12. At ito po ipinapayo ni Propeta Moises sa lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ipinapayo ang paggalang sa Panginoon. At ngayon, Israel. Alam niyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, kung sino yung nagbabasa ng kasulatan at kung sino yung mga nakakarinig ng banal na kasulatan, sila po ang taong kinakausap ng Diyos. Kaya po, babasahin po nito, natin ito ayon sa pastor. At ngayon, Pilipinas, dahil kayo po yung kinakausap ko at yung pinapahayag ko po ay salita ng Diyos. At ngayon, Pilipinas, sa mga Pilipino, anong hinihingi sa iyo, anong hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Bakit ba kailangan nating matakot sa Panginoon? Babalikan po natin to. Upang tayo mag-aral na matakot sa Kanya. Upang tayo mayroong maituro sa ating pong mga anak. Dahil kung wala tayong takot sa Diyos, lahat ng mga inutos niya ay ating lalabagin. Ito po yung sinabi ni Propeta Moises dito rin po sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 4, Talatang 10, kung bakit ang lahat ng mga tao ay kailangan magkaroon ng takot sa Diyos. Ito po, Deuteronomio Kapitulo 4, Talatang 10. Yung araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita upang sila mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. Ayon po pala, bumababa pala ang Diyos. Eto po ang tanong ko. Sa lahat po ng mga naglabas ang reliyon at nagtayo ang reliyon sa panahon natin, saan ba bumababa ang Diyos upang siya upang marinig ng mga tao ang kanyang tinig? Meron po silang ginagamit na mga kasangkapan. Sila po yung mga luklukan na sinasabi ni Juan Evangelista sa aklat ng Apokalipsis. Sila po yung mga taong gagamitin ng Diyos. Umakit ang kanyang kaluluwa sa langit upang ibaba ang Diyos dito sa ating kalupaan upang iparinig niya ang kanyang tinig. Saan po bang pananampalataya yan nangyayari? Wala pong iba, kundi dito lamang po yan sa kaharian ng langit. May mga sumubok na po dito. Galing po sila sa ibang pananampalataya. At yung pong lukluka namin,
Sinundan po niya hanggang kalangitan. At kitang-kita niya kung papaano bumaba ang kasangkapan namin at ang Panginoon. Pinatotohanan po niya yan. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, lahat po kayo, kailangan na pong mahayag ang mga katotohanan na ito na ang tunay na pananampalataya nandiyan po ang Ama, Anak at Espiritu Santo at lahat sila ay ipinaririnig nila ang kanyang tinig sa pamamagitan ng isang luklukan dahil may isang sugo na naghanda ng daan. Sino po ba yung mga daan na inihanda ng sugo? Sila po yung mga luklukan. Kaya sinasabi ko ito sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya sapagkat mahiwaga ang banal na kasulatan. At bihira lamang po mga tao nakakalam ng mga hiwaga ng kasulatan. Yung mga tao lang na pinagkalooban ng Diyos ng karunungan, kagaya po ng pastor namin, hindi po ninyo. Kaya po mga kapatid ko sa panapala, tutuloy ko lang po ito. Lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. Ano po ba ang daan na itinuro ng Panginoon? Kaya nga po sinasabi namin, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. At sinasamba naman namin ang nalalaman namin. Bakit ba hindi daw ninyo nalalaman na sinasabi yung sinasamba ninyo, sabi ng Panginoon? Kasi tumanda na po tayo, nagkauban at nagkaputi na po yung mga buhok natin at nagkatungkod-tungkod na po tayo. Pero nimis at sa tanang buhay mo, hindi mo pa nakausap yung Diyos na sinasamba mo. Tama po ba? Pero dito, kaya sinasabi namin at ng Panginoon, sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat sila ay nakikilala namin. Kapag bumaba ang banal espiritu dito sa karya ng langit, nagpipirma po sila. At sa lahat po ng mga taong humahatol sa amin na ang sinasabi nila ay karumal-dumal na espiritu yung amin kinakausap, huwag po kayong hahatol. Dahil kami po ay hindi, dito na naman tayo, hindi po kami kailanman nakipag-usap sa mga masasamang espiritu. Pinalalayas po namin yan. At kung ayaw nilang lumaya, sinasakta namin yung mga yan. At tuloy silang lumalayas. Ang pinabababa po namin dito, mga banal na espiritu. Ama, Anak, Espiritu Santo. Sino ba yung original na Espiritu Santo? Siya po si kagalang-galang San Miguel Arcangel. At lahat po ng mga banal na Espiritu, Santo ninyo, Inang Birhen, sa kanila ng mga hindi naniniwala, dito nyo po sila makakausap, mga kapatid ko sa pananampalataya. Kaya nga po sinabi ng Panginoon, sinasamba namin ang nalalaman namin dahil kapag po sila bumababa, nagpapakilala sila. Kaya kilala mo at alam mo kung sino yung banal na espiritu na bumaba. Ngayon, sisiraan nyo kami na masamang espiritu yung kinakausap namin. Hindi kami mga tanga at hindi rin po kami mga baliw para makipag-usap sa mga masamang espiritu. Matitino po yung isip namin. Pakatandaan nyo po mga sinasabi namin. Ang kinakausap namin, mga banal na espiritu. Maliwanag po ba? Ngayon, nahayag na sa buong Pilipinas at sa buong mundo ang mga ganitong hiwaga. Kaya sa lahat po ng mga nananampalataya, mag-isip-isip na po kayo. At lahat po ng mga ginagamit na mga banal na espiritu na yan ng mga tao, lahat po sila ay may mga biyaya sa kanilang mga kamay. Para kung sakali po meron kayong mga sakit karamdaman, hindi nyo na po kailangan yung mga doktor na yan. Lumapit lamang po kayo sa mga tunay na lingkod ng Diyos. Sila po yung mga tunay na hinirang ng Diyos. Dahil ipinagagamit nila ang kanilang mga katawan bilang kasangkapan ng kalooban at katuwiran ng ating Ama na nasa langit at ng Panginoon sa pag ginagamit po nila yung mga biyaya
na galing po sa Diyos. Actually, hindi naman po kami talaga yung nanggagamot dito. Ginagamit lang po kami. Ginagamit lang po kami ng Panginoon. Dahil pinagagamit namin yung aming mga katawan sa kanila. At kailanman ay hindi namin pinagamit ang aming mga katawan sa demonyo. Yung mga nasa pamunuan po, sila po nagpagamit sa dun. Kahit aning. Kaya puro kasama ang ginagawa nila sa taong bayan. Ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na kinuto sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. Nakabubuti pala yung paglilingkod sa Diyos. Yung pagsunod sa kanyang mga utos. Na kung susundin po natin ang utos ng Panginoon, tayo pala yung mga taong umiibig sa Kanya. Dahil ang sabi ng Panginoon, aklat po ng Juan, Kapitulo 14, talatang 15, sabi po niya, kung ako yung iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Di po ba napakagaganda ng inuutos ng ating pong Panginoon na ibigin mo ang iyong kapwa ng kagaya ng isa iyong sarili? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Dahil yan po yung buong katungkulan nating mga tao, ang sumunod sa kanyang lahat ng mga utos. Kagaya po ng sinabi ni Hari Solomon, dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 13, talatang 12. Ito po, basahin natin. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Napakalinaw po yung sinabi ni Haring Solomon. Katungkulan pala nating mga tao ang sumunod sa utos ng Diyos. Bakit po? Masama ba ang sundin ang mga utos ng ating Panginoong Diyos? Kayong lahat na mga gumagawa ng kasamaan at kalikuan, ayaw niyo sumunod sa kanyang mga utos. Kaya po puro pagsuway, paglapastangan sa Panginoon ang inyong mga ginagawa, wala kayong takot sa Diyos. At sa lahat po ng mga natatakot sa kanyang pangalan, ang kanya pong pagliligtas, na kahit po kayo ay may baksina, ililigtas po kayo ng Panginoon. Manumbalik lang po tayo sa Diyos. Hanapin po natin ang Diyos. Iyon po yung sinabi naman sa atin ni Propeta Sephanias. Sephanias, Kapitulo 2, para po ito sa lahat po ng mga tao na bakunahan na, hanapin po natin ang Panginoon upang tayo po ay mabuhay. Ganon din po yung sinabi ni Propeta Amos. 5:4 po ng Propeta Amos. Basahin po natin. Amos, Kapitulo 5, talatang 4. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sangbahayan Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Kaya mga kapatid ko, sa pananampalataya, sa lahat po ng mga may baksina, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Nandiyan po ang Diyos. Dahil sabi nga po nila, ang Diyos natin talaga ay mapagmahal sa mga taong umiibig sa Kanya. Mapagmahal po ang Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanyang mga utos. Sa mga taong may mga mabubuting puso. Kaya po mga kapatid ko, sa pananampalataya, hanapin po natin ang Diyos. Sabi nga po ni Propeta Sephanias, dito po sa aklat ng Sephanias, Kapitulo 2, talatang 2, bago ang pasya'y lumabas, bago dumang parang dayami ang karawan, bago dumating sa inyo ang mabawis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang karawan ng galit ng Panginoon, hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamo sa lupa na nagsisigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, kay pala ay malilingid kayo sa karawan ng galit ng Panginoon. Subalit, dahil nga po sa pag-ibig ng Diyos sa ating pong panahon ngayon,
Noong kapanahunan po ng Panginoon, siya po yung ginawang tagapagligtas ng mga tao. Pero hindi niyo po nalalaman, sa panahon po natin ngayon, ay meron din po siyang inilagay na tagapagligtas at tagapamagitan sa kanya, nakawangis po ng ating pong Panginoon. Wala pong iba, kundi ang ating pong pastor. 48 years na po siyang nangangaral, 48 years na po siyang naglilingkod. Kaya po sa mga kapatiran natin na mga manggagamot, ito po ang nais niyang ipayag sa inyo. Sana daw po, huwag niyong gamitin ang kapangyarihan ng Diyos sa pagpapayaman. Gamitin po ninyo ang mga kapangyarihan at biyaya na yan sa pagtulong po sa inyong kapwa. Kagaya na lamang po ng isang manggagamot na tinanong ko lang yung panyo, kulay puting panyo. Alam niyo po ba kung magkano halaga ng isang panyo na yon? 800, isang panyo lang. Kalasag daw po yan. Pang depensa, panyo lang, 800. At dalawa daw po, 1.5 na lang. Hindi niyo po nalalaman, ang Diyos po ang pandepensa namin at kalasag namin. Dahil siya po'y nakagabay, nakapatnubay sa mga taong umiibig sa kanya. Unang-una po sa lahat, wala po akong alam sa mga gantong bagay. Wala po akong alam sa pangangaral. Wala po akong alam sa Biblia. Wala po akong alam sa panggagamot. Ginagamit lang po niya ako upang maipahayag ko yung kanyang mga kalooban para maalaman niyo na po yung kalooban ng Diyos Ama natin na nasa langit. Kung ano yung kanyang mga nais sa ating lahat na mga tao. Sapagkat lahat tayo ay huhukuman ng ating pong Panginoon. Lahat ng mga ginagawa natin dito sa ilalim ng araw, lahat po yan ay ilalagay ng Diyos sa kahatulan. Sabi po dito sa aklat ng Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan. Kaya nga po meron tayong ditong timbangan. Lahat tayo ay huhukuman ng ating pong dakilang Ama. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kublim bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, lalong-lalo na po sa mga gumagawa ng kasamaan sa inyo pong kapwa, magsisi na po kayo at magbago bago pa mahuli ang lahat, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon. Nasa panahon na po tayo ng kahatulan, nasa panahon na po tayo ng paghuhukom na lahat ng kaparusahan ibinaba na po ng Diyos sa sangkalupaan. Nasa aklat na po tayo ng Apokalipsis at malapit na po yung matapos. Kaya po kayo na mga gumagawa ng masama sa inyong kapwa habang may panahon pa, habang may oras pa, magsisi na po kayo at magbago. Lumapit na po kayo sa Diyos. Ilapit ninyo ang inyong mga sarili. Magsisi po kayo at magbago bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon. Yun lamang po at magandang umaga po sa inyong lahat. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay ating itinataas sa ating dakilang Ama. Sumayin niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Ang biyaya nawa ay sumalahat sa lahat ng mga nagsisibig sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating dakilang Ama, siya nawa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po.